Mabilis na tinapos ng mga senador ang budget deliberations para sa panukalang budget ng Office of the Ombudsman. Wala na nagtanong ng mga senador sa budget sponsor ng anti-graft body. Ipasalamat naman si Ombudsman Samuel Martires sa mga senador. Hinggil naman sa confidential funds na nakalaan sa Ombudsman. Yan sinasabi ng mga matatanda, pag mamaluktot ka pag maiksi ang kumot, di ba? So dito siguro gagamitin na lang namin yung charm. Daan mo sa ngiti, baka naman matulungan ka ng iba. Idaan mo sa pagmamarites. In fact, I'll be honest with you. Kumisa, nakakapulot ako ng mga informasyon dahil sa inyo eh. And with that, all I have to do is to validate the information that I got from members of the press. Sa pagsalang naman ng budget ng Department of Justice, inungkat din ng ilang senador ang confidential funds, kung saan lumabas sa deliberasyon na tila bumaba ang CF ng DOJ. 2023 GAA po. How much was the CF for the secretary? 526, Your Honor. So the GAA of 2023 gave the Justice Secretary the OSF 500 million in confidential funds, and then let's compare it to the committee report for next year, 168 million. Yes, Your Honor. Okay, so nakita natin yung big drop po, pagbaba. Okay, so we have established that, bumaba. Napagdiskitahan din ng mga senador ang issue sa pogo sa bansa, tulad ng mga natuklasang pogo hubs kamakailan na gumagawa umano ng mga illegal na gawain. Kaya tinanong ng mga senador kung ano na nga ba ang tindig dito ng kagawaran. I would just like to ask the position of the DOJ because you are actually in the center of the storm. The DOJ just enforces whatever policy the national government has, Your Honor. I think it's PAGCOR who sets down the policy as to the legalization of POGO. So the DOJ has already been raiding, investigating the illegal POGOs, those without licenses. Si Senator Raffy Tulfo nais ding matiyak ang pondo para sa National Bureau of Investigation. I'm also concerned about the rise in financial scammers that take the hard-earned money for people. Working hand in hand with the Cybercrime Investigation and Coordinating Center or CICC, I implore upon the NBI to put stop to these operations. Ilan pa sa nakapilang kagawaran at ahensya na inaasahan tatalakayin din sa plenaryo ng Senado ay ang panukalang budget ng Department of Health, Department of Human Settlements and Urban Development, Commission on Human Rights at marami pang iba. Nanawagan si Senator Bongo na pabilisin ang pag-release ng di pa bayad na health emergency allowance para sa mga healthcare workers. Daniel Manalastas para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.